sabi ko, gusto ko pumunta ako sa farm. So, sinasakay ako sa kariton na hatak ng kalabaw para madala ako dito. So, dito ako nag-i-start mag-walking. Kinakausap ko, naghahagad ako ng sorry. Ayaw ko, sir, umiyak. Para hindi ko sila makultivate, hindi ko sila madilig. Dahil po sa nangyari sa akin. Pero after, sabi ng doktor pala, sir, after 6 months, magkakalakad ako. So, sa tulong siguro ng Panginoon, after 3 months, in the year of 2012, nakalakad na akong walang alalay. Balik ko sa hospital sa NICC, magpa-CT scan, sabi ng doktor, ay, galing naman ni Mrs. Purisima. Kanya, anong ginawa mo? Siguro, nagre-response ka ako yung aking mga farm dahil, mga tanim sa farm dahil kinakausap ko sila, hindi ko na kasi madilig, ma-cultivate, dahil iyang tako ang kaligayahan ko, magtanim, mag-ani at magbenta, may pera. So, ganun po. Ako po'y naniniwala dahil sa nangyari ng 2012. Dito po ako na gumaling sa farm. Sir, good morning! Good morning, ma'am. Ay, so, salamat na maray po. Magandang umaga po, sir. Maraming salamat at nabisita mo kami, sir. Tuloy po kayo. Welcome po kayo dito sa Bicol Farm. Tara na po kayo. Magandang umaga mga kaugnay. Welcome dito sa Barangay Libod, Tigaon, Camarines Sur. Dito po sa farm ni Ma'am Rebecca, ang VK's Farm. Ayan, makakasama po natin ngayon si Ma'am Rebecca La Purisima. Ayan. So Ma'am, good morning. Magandang umaga po, sir. Ayan. Ma'am, ngayong araw po ay mag-uusap lamang po tayo kung bakit ka po ba nag-put up ng farm. Simulan po natin noong bata ka pa, ma'am. Sir ay isang anak ng isang magsasaka. At nakita ko po yung mga magulang ko ay maraming pera. Pero minsan hindi nila sinabing ako'y mag-involve o mag-engage din sa pagsasaka. Pagko sinabi nila na ako'y mag-aral at hindi sila gayahin na maputik, maghawak sa lupa. Pagkos ang pangarap nila sa akin ay mag-empleyo sa gobyerno o kung saan pa man, huwag nang gumaya daw sa kanila magbilad sa araw. Subalit nakita ko po na talagang mas masarap ang maging isang farmer. Noon pa man, sinabi ng aking nanay, dahil ako'y pinanganak daw sa isang sasakyan, along the way, papunta po ng hospital, ilinabas po ako ng aking nanay sa isang sasakyan ng pribadong sasakyan ang pag-aari ko ng aking mayor sa sangay. So, napag-alaman daw po ng aking nanay na isa daw po itong good luck na bata, kaya tuwi-tuwi na pagkakunta si tatay sa pagdi-deliver sa Danawan, Batangas sa Divisoria. Sa kami po ay anim na magkakapatid. Ako po ang palagi niyang sinasama dahil maswerte daw ako sa negosyo. So, napatunayan siguro ng aking magulang na hindi naman talaga mahirap na isama ang isang bata, mayroon lang kami talaga. Sabot niyo, ma'am, na yung nag-aaral ka na? Dahil po kami nasa bundok sa bayan ng Sangay, ang linalakad ko po halos 3 kilometro. So,
mahirap naman din kami doon. Nakapagtapos po ako ng high school sa isang katolikong eskwelahan. Wala po kaming baon, 50 centavos. Pag high school, yung elementary, 10 centavos. Pag wala po, sir, kaming pera galing sa magulang, ang pinapadala namin ay isang papaya. Ibenta mo yan. At yung kabintahan niya, yan ang bibili mo ng tinapay or candy. So, ganun po ang buhay namin. Then, ang makapagtapos po ako ng high school sa Sangay, dahil ang aking ina ay isa din chikpeng, nakikita ko po kung gaano ang diskriminasyon sa mga IPs na katulad ko, sir. So, sinikap ko din ay pagpatuloy ang aking pag-aaral para man din sa kapakanan ng aking mga magulang at yung tribo namin mismo doon sa Sangay. Ma'am, anong yung pangalan ng tribe? Sa Sangay din po is Agta Tabang noon. Ganun pa man din dito sa Tigaon. Ano yung pinaka-worst na discrimination po yung naranasan nyo sa childhood po ninyo? Basta sinabi ka pong Agta, ang version nila pag Agta, hindi sila sinasama sa mga meeting. Hindi man din kami kakulay nila. Hindi halos kami, binubuli kami na, hindi natin isali sila. Ganun po. At halos po yung magulang ko pag sinabing Agta, hindi sila nakakapag-participate, sir, sa mga activity sa gobyerno. Parang minamaliit ba ang mga kagaya namin noon? So marami din pang-aabuso sa kabataan tsaka sa mga kababaihan. Ano yung, ma'am, naging response mo doon? Dahil nga kayo ay nadi-discriminate, naging motivation ba siya, ma'am, sa'yo para mag-strive more? Opo, iyan po ang nagbudyog sa akin para ipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nakapagtapos po ako ng koleyo sa isang school sa Gawa, Camarines. Ngayon ay tinatawag ng Martin ng College. Ano po yung problema? Ano po yung pinahap? Bachelor of Arts major in Political Science and minor in English po. Graduate po. Subalit, siguro, may magandang kapalaran siguro hindi yung ipagpatuloy na maging isang abogado, sir. So, masabi ako siguro na maging isang ulirang ina at isang ulirang farmer. Yan. Punta tayo doon, ma'am, sa ano. Bakit, ma'am, nagtapos ka ng political science? Bakit po, ano po ba yung pinaka-reason on why hindi ka po nag-pursu sa profession mo? Hindi ako nakapagpatuloy ng aking abogasya dahil napangasawa na po ako, sir, after my graduation in 4 years. So, ayan po. Pinasok ko na din ang politika dito sa isang barangay ng Tigaon dahil dito na kami tumira. So, at least po, nagagamit ko po yung aking pinag-aralan, Committee on Women and Children, Committee in Family, Committee in Education. Iyan halos po ang hinahawakan ko. Then, marami pong pagkakataon na kinukuha ako ng aming local government unit para maging isang volunteer sa Parent Effectiveness Services. Ganun pa man, alam ko na yung mga lay about po sa ating mga kapiling na abusas. Ayan, ma'am. So, punta naman po tayo, ma'am, kung paano nyo po ba na-acquire itong lupa. So, kami po ay landless. Ang aking asawa ay isang striper o naghagot ng abaka. So, qualified tenant po si asawa ko dahil nag-share sila ng 50-50 scheme sa landowner. So, qualified beneficiary in the year of 1996, na-award po yung isang ektarya doon. Yung isang ektarya na na-certify ko ng organic. So, itong isang ektarya naman na to, ako naman po ang nagre-renta na 6,000 a year. Ito po award as 50-50 scheme. Siya ang binasehan na qualified beneficiary. Ito naman pong isang ektaryang itong GAP certified, ipinangalan sa akin dahil sa pangalan ko naman, ako po ang nagre-renta. So, ayan po, nagkaroon na po kaming lupang sinasaka dahil po sa Department of Agrarian Reform.
Ay, ma'am. Ngayon naman, ma'am, since na-acquire na niyo na yung lupa, paano po ba kayo nag-start sa farming? So, dati po, sir, gumayagaya lang po kami sa corn production. Eh, dumaan po yung isang bagyo na halos hindi po kami makabangon, na nabagsak po kami ng halos 170,000. Inutangan yun, sir, compounded interest. Eh, dahil nga po, hindi po ako na, hindi, wala po akong alam kung anong mga iba't ibang klaseng teknolohiya. So, nagpapasalamat po ako sa Agricultural Training Institute dahil sa mga series of training and seminar, naiimbita po ako through Local Government Unit of Tikaon at Department of Agriculture. So, natuto po akong magtanim na hindi pala dapat ang lupa monocropping. So, nang napagsak po kami ng 170,000 dahil sa corn, so, ginamit ko na po yung mga natutunan ko na unti-unti ko pong dinivert, sir, yung lupa para sa diversified farming system. So, ayan po, sir, na may pera talaga. Unlike po sa monocropping, napataba ko pa po yung lupa. Nai-involve na po yung family mo? Na nag-involve po ba sila sa farming na din? Ay, opo. Ang una po, sir, na karamay, pag wala kang kapital, ang pamilya. Una yung asawa ko sa land preparation, sa planting po, yung aking mga anak, sa watering ng mga aking siblings, pag herbs and spices, yung aking mga anak din, sa potting. So, ganun po, sa harvesting kami mag-asawa. Sila po mismo ang una kong karamay. Sila po ang talagang kailangan na matuto dahil hindi lahat ng oras malakas po ang isang farmer, ang isang magulang. So, dapat po, turuan natin ang ating mga anak. Yan po ang pinangarap kong dapat isali ko sila. Itinuro ang ko din sila, hindi lang sa pag-hands-on, sa record keeping. Sisali ko po sila na gaano ba ka-importansya ang bawat activity dito po sa aming farm. Hello, Purisima family. Hello. Ayan. So, unang-una sa lahat po, congratulations once again. Kasi nga, kayo po ay naging awardee po noong 2019 ng Gawad Saka National Outstanding Farm Family. So, tatay, bilang isa pong haligi ng tahanan, ano po ba yung pakiramdam na kayo po ay naging awardee at kayo po ay isa sa nag-motivate sa inyong pamilya, lalong-lalo na po sa inyong mga anak na mga babae? Ano po ba yung pakiramdam bilang sa standyo po bilang ama? Bilang ama, bilang haligi ng aking tahanan, unang-una, masayang-masaya ako na kami ay nanalo bilang Gawad Saka sa pang-family category. Sinasabi ko nga sa aking pamilya na pag sumikapan pa, ito ay simula pa lang. Sinasabi ko sa kanila na ang farming ay isang magandang profesyon. Dahil dito, nandito ang pira. Ang kinakailangan lang ang pagsusumikap, ang tiyaga, ang determinasyon na maabot kung ano man ang pinapangarap namin. Ipinapaliwanag ko sa kanila na ang organic farming ay isang malagang bagay na dapat. Kasi dito kinakain namin safe na walang ginagamit na insecticide, walang chemicals. Kaya kumakain kami lang, hindi makakasira sa aming mga kalusugan. Tapos bilang ama, pinapaliwanag ko sa kanila kung ano ang dapat na gawin. Maghikayat sila ng kanilang kapwa mag-aaral na ganito ang organic farming ang tangkilikin kasi nandito kumakain ka ng safe, hindi nakakasira sa kalusugan. Ayan, ikaw naman Miss Arian, bilang anak ng magsasaka, ano yung pakiramdam? Thankful po saka proud. Thankful and proud. Thankful dahil? Thankful po dahil sa pagsasaka po ni Mama, Papa. Nakakatulong po yun sa pag-aaral namin. Tapos, saka... Proud dahil? Proud din po kami dahil... Nalalo po kami sa National Outstanding Organic Farm Family. Na sobrang saya po. Sobrang kapag may tourist, nakakatulong din. Ayan, nakakapag-interact ka din sa ibang tao. Opo. Ayan. Ikaw naman, Miss Beverly. Ano yung pakiramdam? So, kagaya din po ang sinasabi niya na naka-thankful po sa ka-proud kasi
thankful po kasi dahil sa pagpaparming ni Mama at Papa, pagpapag sumikap nila. So nakapag-aral po kami. Ako po grade 11. Ngayon mag-grade 12 na po. So sooner po magiging college na. So dahil po 'yun kina Mama at Papa. So dahil din po sa kanila na-inspired ako na kumuha ng agricultural course para may pagpatuloy yung sinasimulan nila kasi na-inspired ako sa mga ginagawa nila. So nakaka-proud kasi ako bilang isang millennials or youth. Ayan, parang mas nagustuhan ko yung pagpa-farming kesa yung kung ano-anong hindi naman mahalagang ginagawa. So ako bilang anak ni Mama at Papa, in-inspired nila ako para manghikayat pa ng iba kasi ako 4H din ako saka ESO president din ako saka 4H president. So mas hinihikayat ko sila na mas tumutok sila sa pagpa-farming kesa sa mga ibang ginagawa ko. Ikaw naman po, Ma'am Rebecca. Ano ba yung pakiramdam ng pagiging isang ina? Ano po ba yung naging role mo sa inyo as farm family? So, yung parangal po bilang outstanding farm family gawat saka ay dapat namin ingatan. Hindi po dapat ito ipagyabang. Bagkus dapat namin ipakita na mas lalong mapaganda ang farm at mas lalong mahikayat po ang ibang pamilya na mayroon silang bio-intensive gardening sa kanilang bahay. Dahil ako po ay nagsisid production sa aming mga kapitbahay at iba pa pong gustong magtanim, binibigyan ko po. Ipinapamahagi ko din kung ano ang sikreto naming pamilya. Una, ang pagsasayos, ang pagdadasal, sinasabayan po ng pagtiyaga, pagsumikap, para maabot po ang aming minimiti sa buhay bilang isang farmer. Tatay, ano po ba yung mensahe po ninyo sa iba nating mga o sa kapwa mong mga tatay? Ang masasabi ko sa aking mga kapwa-tatay na nagpa-farming din, sana tangkilikin nila ang organic farming. Tapos kung ano man ang pinapangarap nila, dapat sabayan nila ng determinasyon kasi kung walang determinasyon, hindi nila maabot ang kanilang pinapangarap. Yeah. Ikaw naman, Miss Arian, ano yung mensahe mo sa kapwa mo youth? Regarding sa pagsasaka, maging proud po. Hindi po ikahiya ang pagsaka ng mga magulang dahil po doon, maganda pong nakakahikayat po yung pagsasaka. Tapos, masaya po ang pagpo-farming kahit po nahihirapan ka, pawisan, or kahit po paminsan-minsan lang po na nahihirapan ka. Masaya po kahit at the end of the day po, nagkakapera ka. Nakakatulong din po sa gastos nyo. Okay. Ikaw naman po, Miss Beverly. Ano po yung mensahe mo since ikaw po ay 4-H president na din and leader din pagdating sa iba't ibang organisasyon ng pagsasaka? Ano yung mensahe mo sa mga youth na nanonood ngayon na hindi, na particular yung mga youth na hindi pa nag-iingi sa pagsasaka? Yan, ma'am. Paano sila nag-iingan? In-educate nyo sila, ma'am, regarding sa talagang farm management as a whole, mas mag-operation ng farm. Tumutok na lang po sa pagpa-farming, saka huwag po mahiya na hindi lang po basta magsasaka ang magsasaka kasi ang magsasaka isang tunay na dapat gawing idol kasi ang pagsasaka, kung walang magsasaka, wala rin pagkain. Kumbaga, no farmer, no food. So, ako po bilang president, hinihikayat ko po sila na maging isang magsasaka kundi ipagmalaki ang pagiging isang magsasaka dahil sabi ni Papa na sa ang pagsasaka nandoon ang pera. Wala yan sa duming makikita mo kasi pag pinaghirapan ka, sooner mayroon kang makukuha na mas malaki po. Oh,
Ma'am, aside sa naging negative effect noong sa monocropping period pa lang po ng inyong pagka-farm, ano pa yung mga struggles na nanaranasan po ninyo? Dumaan po yung natural na kalamidad, kaya ng bagyo, tagtuyo, o tag-ulan, El Niño or La Niña. Laki pong epekto po sa aming pa-farming. Ano yung, ma'am, naging mga mitigation practices niyo, yung disaster preparedness na ginagawa po ninyo sa farm para maiwasan po yung pagkalubig? So, ayan po, inadapt ko po yung teknolohiya na natutunan ko po through Agricultural Training Institute, yung diversified farming system. So, habang pong pataas po yung aking ampalaya, sa ilalim yan, tinatamnan ko po ng mga leafy vegetable. So, ayan po, mga fast-growing leafy vegetable. Madamit man po yung gumagapang na ampalaya, at least nagka-harvest na ako ng leafy vegetable. At yung mga fast-growing na crops, mga 45 days, nakaka-harvest po ako. So, natutunan ko na din po ang pagtanim na yung pagtagbagyo, yung halos cucurbits lang ang tinatanim ko para hindi ako madamage yung halagamote, yung squash, upo. Iyan na po ang aking tinatanim sa... Isa pa pong mitigation, ang ginagawa ko po, sir, ay magsariling sikap kung paano magtago, magsariling binhe ng mga aking open pollinated varieties na seeds. Seed banking. Opo, po ako para po hindi lang po para sa aking farm at maitulong ko din po sa aking kapwa magsasaka para po kung kailangan nila. Nagba-barter system kami ng mga seeds. Nagpapalit-palitan po kami dito, sir, sa aming tribo. Sabihin, ma'am, sa best practice po ninyo. Hindi talaga po lahat kaligayahan sa isang ina, sa isang pamilya. Bago po maging sikat ang farm, maraming challenges ang dinaanan ko. Una yung bagyo. Pangalawa po, namatay yung pangalawa kong anak. At the age of 19, na-atake siya sa puso. Sa overstress, so, 2012, January 4, na-paralyze na po ako. Na-stop farming po ako. Na prayer, bawat bisita hinihingi ko, isala ko sa prayer. Pamilya ko, triple ang pagsasa Diyos. Umiiyak ako dahil ang gusto ko, makita ko yung aking mga tanim. Dahil ang bawat block, sa bawat 3 meters ng kalamansi, tinatamnan ko siyang mani, sili, kamote, which is yung pagkain ng pamilya ko. At binibenta ko siya sa bayan, may pera ako pag uwi. Sinasakay ako ng asawa ko dahil nagwawala ako. Di mapigil ako ng yaya ko. Sabi ko, gusto ko pumunta ako sa farm. So, sinasakay ako sa kariton na hatak ng kalabaw para madala ako dito. So, dito ako nag-i-start mag-walking. Na kinakausap ko, nag-ahagad ako ng sorry. Ayaw ko, sir, umiyak. Para hindi ko sila makultivate, hindi ko sila madilig. Dahil po sa nangyari sa akin. Pero after, sabi ng doktor pala, sir, after 6 months, magkakalakad ako. So, sa tulong siguro ng Panginoon, after 3 months, in the year of 2012, nakalakad na akong walang alalay. Balik ko sa hospital sa NICC, pag-CT scan, sabi ng doktor, ay, galing naman ni Mrs. Purisima. Kanya, anong ginawa mo? Siguro, nagre-response ka ako yung aking mga farm dahil, mga tanim sa farm dahil kinakausap ko sila, hindi ko na kasi madilig, ma-cultivate dahil iyang kako ang kaligayahan ko, magtanim, mag-ani at magbenta, may pera. So, ganun po. Ako po'y naniniwala dahil sa nangyari ng 2012. Dito po ako na gumaling sa farm. Siguro mga 7 beses ako nakasakay sa kalabaw na, ay sa karito na hatak ng aming kalabaw. At sabi ko, pag galing sa bahay, that is almost 0.5 kilometer. Sabi ko, hindi na ako sasakay, maglalakad na. Nakasunod lang yung asawa ko na
hindi na po nag-aalala eh. Pero ma'am, yung naiisip mo noon is pagpupunta ka sa farm, magagamot ka? O yung naiisip ko lang is pupunta ka lang sa farm para alagaan yung mga tanong? Kumustahin, sir. Kumustahin ko lang sila at magagandang sorry. Kawawa ka naman. Dahil kahit anong instruction ko sa mga aking laborer, nagwawali, wala naman po ako dahil hindi nila magawa yung aking gustong gawin. Sabihin ko, iprune mo yon, itransplant mo yon, alisin mo yung mga ano tuyot na dahon, hindi nila magawa. So, in God's will po, sa last quarter of 2012, medyo naka-recover po ako. Na dalawa po ang yaya ko, nagpapaliko at nag-ano sa akin, nagbibihis. Siguro sa Panginoon, hindi lang pa kumabit, kumulupot pa siguro ako sa kanya. So, hindi lang sabi lang, pagbagyo pa sir, nang makapangon-bangon kami, inubos naman ni Typhoon Ina. Ma'am, aside po ma'am sa mitigation practices ninyo and then yung disaster preparedness, ano pa po ba yung mga farm best practices na ginagawa po ninyo dito? Kung makikita nyo po yung aking ampalaya, kaya po ako nakuha ko po yung GAP, Good Agricultural Practices, dati po ng Bureau of Agricultural and Fisheries Standard, ngayon po ay Bureau of Plant Industry, dahil sinisiguro po ng isang ahensyang ito na from farm to table, safe po ang aking farm produce. Yung yellow sticky doon, ang tawag doon na nakahang sa ampalaya is super nervous. Tinatrap ko po yung mga sucking insect, male and female. So, chemical free po ang aking ampalaya. Kahit gat-gatin mo po yan, hindi po kamaano dahil chemical free. Yung sa talong po, makikita nyo po molasses with suka ng niyog. Tinatrap ko yung mantin yung mga borer. At along the mga vegetable production ko po, makikita nyo po yung yellow flowering plants, cosmos, marigold, zinnia, and sunflower, na phase out yung sunflower, nandoon yung iba, sila po yung mga attractant, at yung marigold ay insect repellent. Ganun pa man din yung aking mga lemongrass, may pera na dayan after 3 months, pero insect repellent pa po yan. Ma'am, paano po binago ng farming ang buhay mo? Napaka-lucky ko siguro, sir. Dahil sa pagsasaka, napatapos ko yung aking panganay na dalawang puso. Successful employee siya sa government employee. Dahil ang pagpapaaral ay isang investment. Isa na rin yun ang profit ko bilang isang farmer ang mapatapos ang aking. So, at nabago din. Siguro sa una sa Panginoon nagpapasalamat ako dahil nagawaran kami ng iba't ibang award. Kung hindi siguro ako magsasaka, hindi ako nakilala. Diyos ko, sir, ayaw kong lumuha. So, nagawaran din po ako ng mga iba't ibang award na may mga cash award na laking tulong para magamit kong kapital dito sa farm. Una, in the year of 2015, nag-search yung Department of Agrarian Reform as SAS model in Camarines Sur, napili po ang aming lupa. So, they awarded us na 50,000 inputs. Iyan ang inumpisahan namin. So, nag-train din po ako ng organic farming. Mabuti ko pong ipabisita po sa OCCP yung aking isang hektarya. I planted po some black rice and red rice. Sa madaling sabi po, after 3 years, na-certify yun ng 2016. From 2013, binibisita po nila, ini-examine na award din po yun. At itong isang hektarya, 3 times po in-examine yung lupa, yung farm produce, at in-interview po yung aking mga laborer. Salamat sa Panginoon na award din po yung Good Agricultural Practices. So, in 2017, nag-search po ang Department of Agriculture ng Outstanding Rural Woman. Sa madaling sabi, ako po ang nagawaran ng regional winner na may 50,000 dinagdag capital naman po yun sa aming farm. At sa madaling sabi po, among the 17 region,
16 kaming contender, ako po ang pinalad na magawara ng Outstanding Rural Woman in 2017. Congratulations. Na-receive ko po yung 100,000 cash at entitled po ako sa any post-harvest facility that are available in the Department of Agriculture. Iyan po, four-wheel drive tractor ang nakuha ko po. Yes, po. So, binigyan din ako pagkakataon at na-receive ko yung 150,000 cash. At binigyan din akong pagkakataon na puntahan ang halos tatlong ibang bansa sa New York, sa Papua New Guinea, sa New Zealand. Iba't ibang bansa po ang nag-i-sponsor. Binabayaran pa po ang bawat per dime. Pag uwi ko po, may pera ako. Nang magawaran pa lang po ako ng 2017, ang rate ko po pag nag-i-speaker sa Department of Agriculture at iba't ibang ahensya, dati po 500 ang oras. Yes po. Nire-rate nila ang nare-receive ko po. Hindi man po ako humihingi. Binibigyan po ako ng 1,500. So, may pera na po ang aking pamilya. At ngayon pong 2019, sir, nag-search naman po ng category, ng farm family category. Hindi po kami nag-a-apply niyan, sir. Ibang tao po ang nag-i-endorse dahil hindi ko po kayang mag-isang gampanan o gawin yung mga attachment. Sila po ang nagtutulong sa akin. Una po yung local government unit through municipal agricultural officer at iba-ibang MAPSI. Sila po ang nag-i-endorse sa amin. Sa madaling sabi po, kami ang regional winner naman sa farm family category. Nakuha naman namin yung 75,000. Then, ngayong hindi pa po kami na-awardan dahil sa COVID-19 sa Malacanang, pumasok na yung CAS award na 350,000. So, ayan na po ang i-develop ko sa dorm dahil ang Department of Tourism, rini-required na po ang po mismo ang nagpupunta dito. Nabago po ang aming buhay dahil una sa lahat, ang anak ko, ang pangarap nila ay isang maging nurse, maging isang doktor. At nakita nila kung paano ko pinaghirapan, inumpisahan from monocropping to diversified farming to diversified organic farming system na naginang entusyasmo yung ibang tao, ibang farmer, nagayahin po ang teknolohiya namin. So, nakita nila kung paano nabigyan ko silang pang savings nyo, pang recreation nyo, yung bagong cellphone nyo, yung pang shopping nyo. Na noon, monocropping kami bago po ako magpangasawa. Sobra pong tiis ang dinanas ko po. Halos po ayaw ko nang balikan. Siguro kung hindi ako magsasaka, sir, hindi po nakilala na pinag-prepared kong pangalanan na. Ang Bicol Farm pala, sir, pinangalan dahil po ako'y nagpolitika. Yung sa tribe namin, mga illiterate, para daw manala ko, sabi ng mga elders, Vicky lang i-apply ko. So Vicky, V-I-C-K-Y, is mahirap pa man din. Sabi nila ng mga elders, Vicky is accepted. So, ayan. So, kilala ako sa Vicky, ayan ang pinangalan ko dyan, sir. So, inopen ko naman din, dahil isa ako sa stakeholders ng mga university dyan sa Martino State University, si Bishwe. So, para ma-encourage ko po sila, sir, na gumaya sa akin na true record keeping, maipipresent ko sa kanila. Halimbawa, sa 1,000 square meter na sili, nag-edad siya, sir, na 2 years, ang net income ko po ay 81,000. So, isa pong halimbawa na may pera sa pagsasaka. Yung 2016, inubos naman ni Tay Punina nang maka-recover na kami. Ganun po ang mga challenges sa buhay, sir. Huwag lang tayo makalimot sa Panginoon. Tama po. So, ang pagsasaka pala, ma'am, is hindi lang may pera sa pagsasaka, may gamot din sa pagsasaka. Opo, diyan pa ako naniniwala, sir, dahil pag nakita ko na mulaklak, namunga na para bang na nasisiyahan ako, na liligayahan akong nakita kong kahit pala wala ako, natuto kayong... Basta kinakausap ko sila tuwi-tuwi na pag umaga napunta ako dito, sir. Opo, ma'am. Ma'am, as
SIP po. Ano po ba yung mensahe mo para sa mga katulad mo pong mga indigenous people? So, sa tulong po ng Agricultural Training Institute, sinasama ko na sila sa mga iba't ibang training sa Department of Agriculture, lalong-lalo na sa Gender and Development. Dati, tumatago sila sa mga imbitasyon. Kahit sarili kong pera, sinasama ko sila para pamasahe, mag-attend lang kami. At kaligayahan na nila magkaroon ng starter kit, binibigyan pa kami. So, marami na sir ang gumaya, replicator ng aming teknolohiya. Dahil isa rin sila sa pinag... Kung may mga pa-series of training ako dito, sila ang kinukuha ko. So, ang mensahe ko po para sa aking katribo, kung noon ay nagtatago kami sila para po sa iba't ibang patawag ng local government unit, lalo ng agriculture's office, dapat po mag-attend sila. Dapat malaman nila ang bagong teknolohiya. Dahil iba na ang panahon ngayon at noon. Dahil ang adaptability ng ating klima, dapat mag-adapt na rin tayo ng bagong teknolohiya. Huwag na silang magaya ng monocropping dahil yung lupa dapat alagaan natin para naman sa ating mga kabataan. Ma'am, as a rural women, ano po yung mensahe mo naman para sa mga kababaihan po natin? Una sa lahat, isa sa isang challenges na dinala ko sa ibang bansa sa Papua New Guinea is huwag mahiya ang mga kababaihan na sabihin na sila ay isang magsasaka. Saan pa man din ako pumunta ang mga patawag ng mga kababaihan, sinasabi ko, pag nagtanim tayo, naggamas tayo, kung may mga interview dyan, at idinulog ko na din ito sa PSA, na tulungan ako mismo na umangat ang rate ng mga woman farmer. Sabihin ang rate, hindi 10%, at least 70% naman kasi ang mas madami ang nagta-planting is babae. Tulungan natin ang mga asawa natin dahil ang farmer ay ang farming is may pera. Hindi lang na tinanim, mag-ani, ibenta. Mas magiging malaki ang ating kita pag magkaroon tayo ng value adding. So, ako po, nagpa-process ako ng atsara. Yung mga kababaihan ko, mga IPs, sinasama ko sila. Sila ang aking mga workers, sir. Apo. Ma'am, ano naman yung mga mensahe mo sa ating mga farm family? Sana po ikayapin ang iyong mga anak na gumaya sa mga farmer. Isa po sa itutugon ko po sa bawat pamilya, alam natin na ang farmer, kailangan natin 24/7. At isang ipagmamalaki ko, may pera po sa agrikultura. Bilang mga magulang, hikayatin natin ang mga anak magkuha ng agriculture. Dahil tayo ang nagpapakain, dapat i-produce naman natin safe na ang makuha natin pagkain na ibibenta natin sa consumers. Yan. Ma'am, ngayon ma'am, last na po ito. Ano po naman po yung message mo sa community as a whole? Ano po, lalong-lalo na po ngayon sa panahon ng pandemic, ano ba yung mensahe mo sa kanila tungkol po sa importansya ng agrikultura? Una po sa lahat, ang gusto ko pong ipaabot na ang dapat natin tangkilikin ay yung local produce. Yung huwag tayong bumili ng mga imported na mga apple, imported na mga gulay. Ang dapat tangkilikin ng bawat consumers o bawat farmer ang sariling atin. Nakatulong na tayo sa ating local farmer, nakatulong na tayo sa bayan. At sa community po, hindi natin gawing problema ang pandemic na naranasan natin ngayon o ibang problema. Bagkus magtanim. Sinabi nga ni Secretary Dar ang ating kalihim ng agrikultura na ang programa niya mataas na masaganang ani, mataas na kita. So dapat iyan ang dapat natin sa
sa pamamagitan ng record keeping, malalaman natin na kumikita tayo dahil ang pagpa-farming ay isang negosyo. Dapat po sir, ang bawat pamilya mayroon mga tanim. Dahil kung lockdown man, ako po sir ang nang nag-ECQ ang bayan ng Pigaw. A day before na mag-ECQ, ang pinagpaproblema nila is pagkain. Pupunta sila sa bayan, bibili ng lahat ng pagkain. Pumunta pa ako sa bayan, is dapat bumili ako ng 3 kilong asin. Asin. Dahil ano? Dapat masarap yung pagkain pag may asin. Pero kung may tanim ka po, hindi natin paproblemahin ang pagkain. Alam natin ang ipapakain natin sa ating mga pamilya safe. At sa kapwa ko naman, mga magulang, mga consumers, dapat tagkilikin natin yung sarili natin. Yung mga local produce ang dapat natin bilhin. Huwag yung mga imported na hindi naman natin alam kung paano nila produce. Dapat po nakatulong na tayo sa ating mga local farmer, nakatulong pa tayo sa ating bayan. So, hindi po hadlang kung paano magtanim. Maraming iba't ibang ahensya ng gobyerno, gaya ng Department of Agriculture, libre po ang mga seeds, mga farm tools, nasa sa atin lang kung paano humingi o yung binigay sa atin dapat itanim natin, ibahagi natin sa mga nangangailangan ng seeds, o ibahagi natin ang ating teknolohiya para sabay-sabay tayo mabuhay na maligaya. Ayan mga kaugnay, nakita na po natin ang bunga ng sakripisyo at pagsisikap ng isang farmer. Ang BK's Farm po ay marami ng achievement na nakuha. From 2017 up to the latest years, naging certified learning site ng ATI, naging certified organic agriculture ng OCCP, at certified good agricultural practices na farm. So marami na pong naging recipient ng mga awards gaya po ng Gawad Saka, Farm Family category, at Rural Women category. Ayan mga kaugnay, maraming salamat po sa pagsama sa aking biyahe. Abangan po muli ang ating mga susunod na episodes dito po sa ating programang Biyaheng LSA with Kuya Alex. Sa BK's Farm, no farmers, no food. We are proud to be a farmer.